Dear Tito Makoy, magtatago po ako sa pangalang Bilford. Taga La Union pero naninirahan ngayon dito sa Manila. Lalaki ako, Tito Makoy, may itsura rin. Sabi nila sa akin, mistiso raw ako. Pero po, curious ako sa relasyon at karanasan sa kapareho lalaki. Sa edad kong 30, wala pa akong karanasan sa lalaki. Pero sa kapapanood ko ng mga short videos sa Twitter, lalong umusbong ang aking pagiging curious sa relasyon ng parehong kasarian. Ang kwento ko ay nagmula noong pabalik ako sa Manila galing sa 3 araw na bakasyon. Nagbakasyon ako ng 3 araw dahil may kailangang asikasuhin sa aming lugar. Ang immediate superior ko napilitan lang na aprubahan ang aking bakasyon kasi lubhang importante ito at hindi na pwede pang ipagpaliban. Pero may kondisyon siya na sa 4th na araw kailangang pumasok na ako sa trabaho at hindi pwedeng ma-extend. Malapit nang umalis ang bus nang dumating ako sa terminal sa San Fernando. Ayon sa dispatcher, tanging isang upuan na lang sa pinakahuling bahagi ang bakante. Dahil kailangan kong umabot ng takdang oras o kaya mas maaga pa, napilitan akong sumakay na dito. Tama siya, ang tanging bakante nga lang ay sa May Isle, bandang kanan at sa pinakahulihang bahagi ng bus. Meron akong katabi na nakaupo sa may bintana. Natutulog siya nang umakyat ako ng bus. Nakasuot siya ng cargo walking short at medyo nakabuka ang kanyang binti. Nasasakop na nito ang parte ng aking upuan. Matipuno ang lalaki, matipuno ang kanyang katawan, at maputi ang kanyang kulay. Mukhang laki o kaya nakatira sa lungsod ayon sa itsura ng aking nakikita, Tito Makoy. Excuse me, wika ko para pukawin ang kanyang atensyon at malaman niya na may uupo sa katabi niyang upuan. Iniusog lang ng kaunti ang kanyang binti sa pagkakabuka nito para maupo ako. Medyo may pagkainis ako na umupo pero okay na yon, Tito Makoy. Kasi hindi naman pwede na makikipag-away tayo dahil lang sa upuan. Ang dala kong knapsack bag ay kalong ko sa aking hita kasi wala nang bakante sa luggage deck ng bus. Okay na ito basta ang sa akin, kailangang makarating ako sa Manila ng maaga para naman makapagpahinga pa ng konti bago pumasok sa trabaho. Ilang minuto ang nakalipas matapos akong sumakay ay tumulak na paalis ang bus. 8 oras din ang bubunuin na biyahe mula San Fernando, La Union hanggang Cubao. Mahabang biyahe ito, Tito Makoy. Kaya matutulog na rin ako sa biyahe para makapagpahinga. Paglarga ng bus, umpisa nang mangtiket ang konduktor sa mga pasaherong hindi nakabili ng tiket sa terminal bago sumakay. At nang matapos ang paninikit at ang pangungulita ng bayad ng konduktor, ay umupo na ito sa kanyang pwesto sa likod ng driver. Ito ang kanilang pahingahan kasi magpapalit din ng driver sa kalagitnaan ng biyahe. Pinatay ng driver ang ilaw sa loob ng bus. Tanging naiwan na nakabukas ang video player dahil sa merong pelikulang isinalang sila rito. Para naman may mapanood ang mga pasaherong nakasakay sa bus. Wala akong interes na manood sa pelikula kasi gusto kong magpahinga. Kaya pinikit ko na ang aking mata para matulog. Tito Makoy, dala na siguro ng init sa labas. Tapos pumasok ako sa aircon bus. Malamig, kaya madali akong nakatulog. Nagising na lang ako nang ang bus ay tumigil sa isang meal stop para kumain ang mga driver at ang mga pasahero rin. Ilang minuto ang itinagal ng pagtigil ng bus sa meal stop. Kaya nakakain ako ng siopaw at nakainom rin ng kape kasama na ang paninigarilyo.
Sa muling paglarga ng bus mula sa meal stop ay ganoon pa rin ang aking ginawa. Balik ako sa aking pagtulog. Pero nagising ako nang biglang bumagga sa tagiliran kong binti ang binti ng katabi ko. Hindi ko iyon pinansin kasi alam kong tulog siya at saka nasa porsyon kami ng daan na medyo gumigiwang-giwang ng konti ang bus habang tumatakbo. Maya't maya pa ay muli na namang bumangga sa binti ko ang kanyang binti. Kahit na hindi naman nauuntol ang bus dahil nga maganda ang kalsada. At ngayon, hindi niya na inaalis ang pagkakadikit nito. Wari ko, Tito Makoy, sinasadya niyang idikit sa akin ang kanyang hita. Patuloy naman ako sa pagkukunwaring tulog. Walang reaksyon na ginagawa sa mga ginagawa niya habang magkatabi kami. Sumunod na idinikit niya ay ang kanyang braso sa braso ko. Nang hindi pa rin ako nagre-react, Tito Makoy, ay hinawakan niya na ang kamay ko at ipinatong ito sa kanyang hita. Narinig ko rin na binukas niya ang zipper ng kanyang short at pakabukas nito ay inilagay ang kamay ko doon. Pinahawakan niya sa akin ang kanyang alagang dragon. Naramdaman ko, Tito Makoy, na buhay na buhay ito, mainit at nagpupumiglas. Hindi ko siya kinontra. Inayos ko ang pagkakatayo ng kalong kong napsakbag para matakpan ang nagaganap namin sa aming upuan. Hindi kami makita ng nasa kabilang upuan. Siguro napansin niya nagising ako at sumasabay na sa kanya kaya parang lalo itong ginanahan. Tumigil lang siya nang sinyasan ko siya na huwag dito kasi baka makita kami ng ibang pasahero. Nang sinyasan ko siya ay tumigil din pero patuloy na nakalabas ang kanyang dragon sa kanyang short. Wari ko'y tuwang-tuwa siya habang nakikita ko ang kanyang daladala. Pinikit ko ulit ang aking mga mata para muli akong makatulog. Pero kinuha niya ang aking kamay at muling ipinatong sa kanyang dragon. Dumating kami sa Cubao mag-aalas 3 ng madaling araw. Sinadya kong harangan siya at paunahin ang lahat na pasahero na bumaba. Nasa hulihan kami kaya talagang kami ang huling bababa sa bus. Medyo nakalayo na sa upuan ko ang nasa kabilang side. Binulungan ko siya. Malapit dito ang bahay na tinutuloyan ko, walking distance lang. Doon muna tayo, sabi ko sa kanya. Tapos Tito Makoy, tumayo na ako at bumaba sa bus, naglakad papalayo sa terminal. Di siya kakagat sa paanyaya ko at hindi rin siya susunod. Yan ang nasa isip ko. Pero mali ako, Tito Makoy. Kasi nang lumingon ako ay nasa likuran ko siya, naglalakad at sumusunod sa akin. Hinintay ko na siya para sabay kaming maglakad patungo sa bahay na tinutuluyan ko. Matagal na akong curious kung ano ang pakiramdam ng makipag-ulayaw sa kapareho lalaki. Kaya ito na ang pagkakataon kong makaranas, hindi ko na pinalampas. Pumasok kami sa aking tinutuluyang bahay at sadyang hindi siya makapaghintay. Matapos kong mailak ang pinto ay kaagad niya akong niyakap. Pero ang sabi ko, sandali, magsisipilyo muna ako. Kasi Tito Makoy, kumain ako sa meal stop, nakatulog at hindi nagsasalita. Kaya hindi ako komportable sa amoy ng aking bibig. Pagkatapos kong magsipilyo ay nagmugmug rin ako ng mouthwash para hindi turn off ang amoy ng bibig. Maging siya ay pinag-mouthwash ko rin. Pagkatapos naming parehong maghugas ay pumasok na kami sa aking silid. Nang alisin niya ang kanyang short, tumambad kaagad sa akin ang matagal nang nagpupumiglas niyang dragon. Bigla akong nakonsyos, Tito Makoy, kasi ibang klase ang laki nito. Parang pakiramdam ko biglang lumiit ang aking daladala.
at lalo itong nag-udyok sa akin para sunggaban ang pagkakataong ito na maka-experience na sa kapareho lalaki. Humiga ako at tumabi siya sa akin. Pinapak niya kaagad ako. Wala akong nagawa kundi ang humawak na lang sa kanyang balikat habang patuloy siyang gumagapang ang kanyang mga bibig sa labi at mukha ko kasama na sa tainga. Ngayon alam ko ang pakiramdam ng mga napapanood ko sa Twitter. Kaya pala hindi nila mapigilang mag-ingay kasi parang nakokoryente ka sa katawan. Magaling siya at mukhang sanay na sanay. Hinintay niyang matapos ako. At nung matapos ako ay humiga siya sa tabi ko, sabay sabi na isubo ko raw ang dragon. Tito Makoy, first time kong gagawin ito kaya di ako sigurado kung matutuwa siya o mapapasaya ko siya. Ginaya ko lang ang mga napapanood kong video kaya tagumpay naman at alam kong napasaya ko siya kasi narinig ko ang kanyang pag-iingay. Nang matapos kami ay nahiga kami ng ilang minuto. At pakalipas noon ay dali-dali siyang nagsuot ng damit at nagmamadali ring umalis kasi kailangan niya raw na makapasok ng maaga sa trabaho. Sa pagmamadali, hindi ko na natanong ang pangalan niya at hindi na rin kami nakapagpalitan ng numero ng cellphone. Saka ko lang naisip ang mga iyon nang tuluyan na siyang makalayo. Kaya naman may panghihinayang, malaki talaga ang panghihinayang sa utak ko kasi gusto ko pa naman siya. Hindi ko siya makokontak muli kasi wala akong impormasyon tungkol sa kanya. Kahit man lang sana account sa social media ay hindi ko pa naitanong sa kanya. Kaya wala na. Hindi ko na mauulit ang karanasang naranasan ko sa kanya. Hindi na namin mauulit ang aming ginawa. Hanggang sa pagpasok ko sa trabaho, Tito Makoy, siya pa rin ang nasa isip ko. Ang masayang tagpo naming iyon sa madaling araw. Pero siguro hanggang doon lang kaya kinondisyon ko na ang isip ko na ito ring na lang na isang party ng adventure ang naganap sa amin. Makalipas ang isang linggo na bigla ako nang pag-uwi ko sa bahay ay nakita ko siyang nakatayo sa may tindahan na malapit sa gate ng tinutuloyan ko. Lumapit siya sa akin at ngumiti. "Kumusta?" wika niya. "Okay naman," sagot ko. "Ikaw, kumusta ka?" tanong ko rin sa kanya. "Namiss ko noong isang araw ang ginawa natin kaya bumalik ako sa iyo," wika niya sa akin, Tito Makoy. Wala nang marami pang salita kaagad kaming pumasok sa aking tinutuluyan. At gaya ng inaasahan, naganap muli ang inaasam ko sa kanya, naganap muli ang aming pagkikita. Magaling talaga siya, Tito Makoy. Parang nakaka-addict na kapareha. Sa pagkakataong ito, nagkaroon na kami ng oras para magkwintuhan at nagpalitan na rin ng cellphone number. Nagpakilala ako sa kanya at nagpakilala rin siya sa akin. Janob pala ang pangalan niya. Naulit pa ng ilang beses ang masasayang tagpo namin. Tumigil lang ako, Tito Makoy, nang ilang linggo ko siyang tinitext para pumunta sa bahay pero ang laging reply ay busy masyado sa trabaho at madalas raw nasa biyahe siya sa labas ng Manila. Minsan sinabi niya sa akin na nasa Batangas raw siya, may assignment doon. Kaya gusto kong maglakad-lakad nung araw na iyon, pumunta ako sa luneta para magpahangin at magpalipas oras. Wala naman talaga akong pupuntahan kaya patuloy kong binaybay ang Roas Boulevard, nagpapalipas lang ng oras. Pero sa hindi ko inaasahan, nakita ko siya sa isang sulok na may kasama. Parang pasimple sa medyo madilim na sulok, siya at ang kanyang kasama ay
may ginagawang milagro kahit na nasa pampublikong lugar, gaya rin ng ginawa niya noon sa bus. Tito Makoy, dito ako na turn off ng tuluyan. Kasi akala ko pa naman mababago siya sa ganoong gawain. Ngayon na meron na siyang pwedeng tawagan anytime, ako yun, nandito ako palagi sa kanya. Pero hindi. Naisip ko rin na kung ipagpapatuloy ko pa ang pagkikipagkita sa kanya, baka dumating sa punto na saka i-explore namin ng mga pribadong bagay ay mahawaan ako ng sakit na pwede niyang makuha sa iba't ibang taong kinakaparehan niya. Hanggang ngayon, Tito Makoy, nagtitext pa rin siya sa akin. Pero hindi ko na sinasagot kasi umiiwas na ako sa kanya. Pero sa totoo lang, Tito Makoy, aaminin ko sa iyo, kung sakaling puntahan niya ako dito sa tinutuluyan ko, hindi ko maipapangako sa sarili ko na di ko na siya papansinin at di na ako papayag sa anumang gusto niyang gawin. Kasi Tito Makoy, ewan ko po ba, palibhasa siguro sa kanya ako unang nakasubok. Hinahanap-hanap ko siya hanggang ngayon. Hanggat maaari ay iiwasan ko siya, pero di ko talaga maipangako sa sarili ko na hindi ako kakagat kung sakaling puntahan niya ako dito sa aking tirahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Maraming maraming salamat sa pagbasa mo ng aking sulat at sa pagbabahagi mo nito sa iyong channel, Lubos na Gumagalang Belford. Maraming maraming salamat, Belford, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, kung ako ang tatanungin, iwasan mo na yan. Kasi may problema yata ang tao na yan. Yung trip niya na nag-i-exhibit siya ng mga malalaswang gawain sa publiko, ano yan, isang klaseng disorder yan. Maghanap ka ng karelasyon na hindi naman mabababoy ang pagkatao mo. Ang taong yan, sigurado ako, mabababoy dyan ang pagkatao mo. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po.